Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, gusto ko lang magbigay ng pahayag, ano. Kino-call off ko na yung, ano, yung pakikipag-collab kay Third Eye. Ito yung mga kadahilanan, no. Masyadong sinungaling talaga si Third Eye. Hindi ko naiintindihan kung ano ba ang pumapasok dun sa isip ng taong yan. So balikan natin yung ano. Ito para sa akin kasi sana tapos na tong part na to eh. Alam mo kahit feel na feel ko na kasinungalingan yung mga pinagsasabi mo doon sa yung nagkaharap tayo sa labas ng McDonald's. Inaccept ko na kung ano ka eh. Pero yung gagawa ka uli ng katarantaduhan para sa mga viewers mo, red flag sa akin yun. So, ibig sabihin, semi-confirmation yun nung mga pinagdadadaldal mo sa akin na sinungaling ka talaga. Panoorin niyo yung pagharap namin sa McDo, no? So, pagkakaalam ko, tinanggi niya na siya yung Ben. Pero nanonood daw siya doon nung time na yun. Well, ako naman, inisip ko naman, hindi ako naniniwala no sinabi mo yun, pero inisip ko din naman, syempre, hindi ka naman aamin talaga. Sino ba naman ang aamin doon sa ginawa ng Ben na yun? Wala naman talagang aamin nun. Diba? Then, pangalawa, ito yung mga red flag ha, nakalimutan ko na ibang pinag-usapan namin eh. Then, nung pangalawa, itinanggi mo na naging kayo ni Ma'am Eunice. Diba? Pero nakita ko yung mga screenshot nyo. Ito, nagalit na naman si Ma'am Eunice, no? May pinasa na naman siya sa akin na screenshot. Nakita ko na B ang tawag mo. Tapos yung minahal mo din siya. I mean, hindi ko nagigets yun, no? Tapos, tapusin na natin to. Ano yung tatapusin kung hindi naman naging kayo? Papakita ko sa inyo, ha? Masyado kasi sinungaling Third Eye. I mean, binigyan ka ng lahat ng tiwala at lahat. Nuknukan ka pa rin talaga ng sinungaling. Parang ikaw yung tao na ano, na alam mo yon, yung parang nasanay ka na talagang magsinungaling. Yung parang sa'yo normal na yung pagsisinungaling. Manipulador ka, min. Manipulador ka. Ano ba yung pakita ko sa'yo, ha? Ito yung screenshot yung dalawa ni ano ni saan na ba yan? Paano ba may papakita lahat ng comment dito? Ito, may screenshot na binigay si Ma'am Eunice na nagbigay nito, ha? Meron ka dito sinasabi na tutuloy pa ba natin to? May na-sense ako ibang amoy eh. Sino yung Rai? Tutuloy pa ba natin to? Ano yung itutuloy nyo? Kung hindi naging kayo. So, sinungaling ka doon sa part na yun. Diba? Then, mga kababayan ko, nakikita ko na yung ano mo eh. Nakikita ko na yung pattern mo eh. Dito ako nabuisit ng lubusan sa'yo. May nag-leak ng ano nyo, ng conversation nyo sa group chat nyo. Ang sabi mong gano'n, may picture kasi sila ni Bungo, sabi nito, sino tong Esther na to? Tapos ito, may Joanne pa, ano? Nagkita sila sa McDo sa Pampanga. Hindi tayo sa Pampanga nagkita. Bakit? Sana naman nila nakuha yung ano? Nakuha yung sa Pampanga tayo nagkita. Hindi sa Pampanga yon, sa ano yon? Balagtas. Kasi malapit lang doon yung bahay na Tisa eh. Doon sa Balagtas eh. Tapos sinabi mo dito, friend kami pag off camera. Kailan tayo naging friend? Tapos may nagsabi dito pag on, galit-galit na. Tapos kinonfirm mo, oo, hahamunin ko sana collab eh. Para palitawin mo. Ako yung nagsabi sa'yo na idadala kitang Valenzuela eh. Ite-test namin yung ano mo eh, yung Third Eye mo eh.
ano bang pinapalitaw mo sa mga ano mo dito? Tapos kinonfront kita dito, Jeff. 'Di ba? Kinonfront kita dito, Jeff. Hindi ka nakasagot sa akin dito. Hindi ka nakasagot sa akin dito, 'yan, oh. Sabi ko, anong kagaguhan to, Jeff? Tapos ano? Pambihira ka naman. Nagpaka-profile kasi naging may mga nagsabi na ano. Alam mo, tumatak sa akin yung nagsabi kagabi eh, dun sa comment eh. Baka mamaya pinaglalaroan lang tayo nitong dalawa. Diba? Ayokong isipin ng tao yun. Na pinaglalaroan. Talaga namang nagkaroon tayo ng hidwaan nun. Ang una-una, hindi ako pabor sa pagsisinungaling mo. Paano kita na-confirm na sinungaling ka? Ikaw na rin ang umamin na yung pagsiseminar mo ay for show lang. Ulitin natin to ha. Ito, confirm, ikaw na mismong umami na nagsinungaling ka eh. Tinan mo ha. Gusto kong, ano, alam mo, balak sana nito dahil nagkaayos na tayo, titigilan na sana kita min eh. Dahil bahala na yung mga tao kasi nakita ko dito, may pag-amin ka dito sa, pero ang pinalalabas mo, baka mamaya, ang pinalalabas mo na naman, ito pag-aharap natin, ay for show na naman to. Diba? Hinihilot mo, ang galing mo magmanipula ng mga ano mo, ng mga followers mo, para hindi ka magmukhang sinungaling, parang lagi mo sinasabi, for show lang, for show lang, tama ka. Hindi naman nagko-comment, nakatoto kami lagi sa'yo. Hindi ka nagko-comment, nandun ka. Pero binubugbog na yung ano mo eh. Binubugbog na yung identity mo doon eh. Hindi ka balilitaw doon. Namura ko pa nga yung Ben na yun eh. Na ina-assume ko na ikaw, hindi ka pa rin balilitaw doon, men. Diba? Alam mo yung factor doon. Kaya kung totoo man, ano, let's say, sasakyan ko na nandun ka at hindi ka lumilitaw noong time na yon, takot ka rin matanong eh. Sa totoo lang. Hindi, ano, pero ito, nilet go ko na to eh. Dahil understood na ng mga tao yan na itatanggi mo talaga na ikaw. Saka yung mga, ano to? Sa nag-seminar. Doon tayo sa nag-seminar part. Hindi yung active na, Wait. Ang sabi mo dito, reservist ka, ano? Reservist ka. So ano ba ang meaning na reservist, no? Wait lang ha. Ngayon ko lang ako na ano eh, kasi nga 'di ba may uniform ka na sundalo. Ang sabi mo, reservist ka. When you say reservist, ano ba 'yan? Ito ha, ang definition ng reservist. Hindi, paki-enlightened ako. Paki-enlightened ako. Baka mamaya nagkamali ako, no? Nagkamali ako. Wala rin naman kasi ako alam dito. Pero by my understanding, ano ba reservist? Ang nakalagay dito, a reservist is a person who is a member of of a military reserve force. They are otherwise civilians and in peacetime have careers outside military. So sa peacetime, ano kayo? Hindi naman kayo talaga sundalo. Reservists usually go for a training on annual basis to refresh their skills. Diba? Reservists in Philippine Army. Ganun din ang ano, definition. Civilians who have careers outside military during peacetime. And during crisis or wartime, they are soldiers. Nagiging soldiers lang kayo kung may crisis or wartime. Ano yung sinasabi mo na natanggal ka sa serbisyo dahil sa indiscriminate firing? Parang ang gulo sa akin nun, pero paki-explain nyo ha kung magkakaroon ng loophole doon. Diba? Hindi ko naiintindihan yun eh. Reservist ka, pero natanggal ka sa serbisyo dahil ito hindi to personal ha, kasi ito dinideklara mo sa publiko to eh. Nakasabihin mo naman personal na naman. Kung hindi mo to dineklara sa publiko, hindi mo kinalat yung mga picture mo na naka-uniform ka ng pang sundalo, hindi ko i-discuss to dito kasi personal issue yan eh.
Pero ito, ikinalat mo sa publiko to. 'Di ba? Ikinuwento mo na sa vlog ni Boss Rino 'yung nangyari sa iyo. So natanong kita, reservist ka no? Paano ka makakasuwa ng indiscriminate firing? Kaya natanggal ka sa serbisyo. Tayo na chapi-chapi. Chapi ba? Chapi, ito okay na? Chapi, sir. Okay na. okay na siguro. Ano yung pinagsasabi mo na naman sa mga ka-member mo diyan? Wala, ano yun? Hindi ko nga alam, hindi ko nga akalain na bakit nalabas yun eh. So, ibig sabihin talaga, ganyan mo ko tinitira sa mga members mo dyan? Hindi ah, grabe naman. Hindi, ganyan ka na, napatunayan ka na. Sinabi mo kasi before na nag-usap-usap ba tayo nila Boss Rino nun? Tungkol kay Ma'am sa, Eunice. Alin, kay Eunice? Oo. Sinasabi mo dun sa mga member mo, for content lang yung gagawin ko, then nag-usap-usap na tayo. Nagmamanipulate ka ng mga ano mo eh. Nag-chat sa akin si ano, si sabi ni Sir Dax, huwag ka na nga daw patulan. Oo, pero sinasabi mo, nag-usap tayo? Nag-chat tayo nun. Nag-usap na tayo? Na, ito ang pagkakasabi mo ha, huwag kang sinungaling, ano, third eye. May ano ako nun. Ang sabi mo dun sa ano, nag-usap na tayo, okay na, magkakampi tayo nun kamo. For the content lang yung gagawin ko. Masyado mo namang ginagago yung mga follower mo. Tapos kagabi, eh, nung isang gabi pala, kung ano nung pinagsasabi mo sa akin pag nakatalikod ako, nagpaka-professional ako sa'yo eh. Wala ko siya sabi pag nakatalikod ka. Ito ha, mahirap kasi sa'yo kasi, ano, proven na sinungaling ka eh. Reservist ka mo. Sabi mo, tama. Oo. Ay bakit sinasabi mo natanggal ka sa serbisyo sa indiscriminate firing? Paano ka may indiscriminate firing eh reservist ka? Paano mo ma-identify ng reservist? Meron ako dito. Serbo. Paano mo ma-define ang reservist? Nag-ano kami. Uusap kami dalawa. Yes, boss. Paano mo ma-define ang reservist? Paki-define sa akin. Meron kasi kaming nagkainuman kami, tapos eh nagkainitan. Yung reservist, yung pagiging reservist mo. Sabi mo reservist ka eh. Nag-training ako sa may Marilaw. Hindi, anong ibig sabihin ng reservist? Anong ibig sabihin ng reservist? Sa reservist army, yung kami yung mga ano, hindi naman kami mga ano? Hindi naman kami active na active. Ano, eh bakit ano? Bakit natanggal ka sa serbisyo kung hindi ka active? Hindi na nga ako nag-active, kaya nga. Hindi, sabi mo reservist ka eh. Ano bang pagkakaintindi mo sa term na reservist? Hindi ba? Napakasinungaling mo, pambihira. Oh, kasalukuyan daw, wala daw siyang signal. I don't know. Masyado sinungaling na to eh. Si Jay Aguilar na yung name mo ngayon, no? Pinalitan mo na yung Jeff para ano? Para hindi ka masita doon sa mga ano mo? Para hindi siya masita doon sa ano niya, doon sa mga screenshots niya kasi Jeff yung dating name niya doon eh. No, wala daw ano, signal, papa-load lang daw. Bihira. Ay, naku, Diyos ko. Tawag tayo ngayon sa ano? Tawag tayo ngayon sa isang miyembro dati ng Air Force. Hello, Sir Joey. Patay mo yung camera mo. Hello. Nire-record ko to eh. May tatanong ako sa'yo. Dahil kasi, di ba nasa, ano ka, Air Force ka dati? Tama? Oo. Pag sinabi mong reservist, ano? Ano ba yung ibig sabihin reservist? Hindi, reservist ganito yan eh. May dalawang klase yan. May tinatawag na inactive at saka active. Mm. Yung reservist na active, sila yung nag-undergo ng 6 months na training para ma-activate ka. Ibig sabihin... Then what do you mean active? Nasa servisyo ka, ganun? Hindi. Ano ka pa rin? Civilian ka pa rin. Civilian in nature, pero kinakailangan ka
kinakailangan ka kapag ka, ano, may mobilization center kasi yan, sir. Tulad ako, mobilization center ko sa Villamor Air Base. During that time. Every ano, may baril every, kayo? Every may baril kayo? Ha? May baril kayo as reservist? Negative. Hindi po pwede. Ganito kasi yan. Meron akong tinatanong dito, si Third Eye. Pinagyayabang niya na nagpa-picture kasi siya sa ano eh. sa sarili niya na naka-uniform siya na military. Okay. Di ba? Nakikita mo ba yung page ko? Pinost ko siya doon. Oo, yung kausap mo yung maliit? Oo. Ang sabi niya, reservist daw siya. Pero ang kwento niya nung nakaraan, kaya daw siya natanggal sa serbisyo sa indiscriminate firing. Does it make sense ba sa'yo? Ito yan ah. Pag reservist ka, okay. Wait nga, wait lang ha. I-state mo muna yung qualifications mo para mapanood ng tao kung sino ba yung nagsasalita. Kasi baka mamaya hinugot lang kita kung saan-saan eh. Naka-video ba ako? Hindi, pero hindi ko papakita yung mukha mo. Ako lang. Okay. Ako ay isang reservist ng Air Force. Okay, reservist na isang Air Force. Tagal na ito, ako. Philippine military to ha. Philippine military to. Okay, 1994 pa. Okay, ang first arsen ako sa first arsen. Ibig sabihin ng first arsen, first air reserve center. Okay, sa Villamor. Okay, kami ay civilian in nature. Meron kaming tinatawag na ano na serial number. Kaya ang serial number namin sa dulo may ML, depende kung saan ka naka kung saan yung mobilization center mo. Pagka let's say sabihin natin Cavite, CV. CV dash number. Pag ML, ML dash mobile number. Okay, ML Manila 'yon, ibig sabihin sa Manila ang mobilization center mo. Tapos kung sinasabi naman niya na siya ay mayroong baril, depende kung nag-apply siya ng permit to carry. Pero personal yan. Hindi sila, kami mga reservist ay hindi kami ini-issuehan ng baril. Hindi kami ini-issue. So impossible. Ito kasi army daw siya eh. Army siya eh. Kahit na army siya, kahit na army reservist ka, hindi ka i-issuehan ng baril. Pagka-reservist ka ba, may ranggo ka or pwede rin naman may ranggo ka depende sa ano kasi ang promotion kasi ng reservist depende sa tinapos mo. Hindi pwedeng private ka lang reservist ka private ganon, hindi sa bagay ordinaryong citizen ang gagawing sundalo, di ba? Pagka halimbawa pagdating sa war, ganito yan eh so pag reservist ka officer ka dapat. Well, ang iba kasi ang ano eh, iba kasi ang promotion ng ano, ang promotion ng reservist. Ang reservist, ang promotion niya nagdedepende yan kung ano tinapos mo. Let's say for example, ikaw bungo, kuwari tinapos mo is Bachelor of Science in let's say medical. Ikaw ay nagdoktor. Pwede mong makuha ang ranggo na from major to from captain, major to lieutenant colonel. Yun. Pero imobilize ka pa rin. Ibig sabihin, mag-undergo ka pa rin ng training. Ibig sabihin, when you say reservist, officer ka na during wartime? Depende pa rin. Depende. Kung private ka, depende sa tinapos mo eh. Hindi kasi, di ba naalala ko, di ba tayo may C80 tayo before, tsaka ano? Oo. Di ba, yung ranggo na private, obligado kahit hindi ka mag-reserve, di ba, gagawin kang private talaga? Oh, ganito yan. Pag ROTC kasi, let's say, doon na tayo sa ROTC, huwag na sa C80, masyadong ano yan eh. ROTC kasi, ano yan eh, ang mga ranggo mo dyan, it's a probationary. Puro ibig sabihin, yung ranggo mo, pag sabing probationary, nag-aantay yon, pero hanggang doon lang yan sa ano, hanggang doon lang yan sa ROTC area. Nagigits ko yon. Pero ang tanong ko kasi, since nag-reservist ka, hindi ba dapat automatic officer ka na? Hindi. Ako sergeant ako eh. Hindi ba officer ang sergeant?
At least may ano ka. May... Pag Master Sergeant, yun yung officer ng Sergento. Ah. May rango ka, pero hindi ka officer. Okay. Hindi, ganito naman. Kasi ganito yan. May dalawang klase kasi. Okay. Sa Air Force kasi, may tinatawag na, ano, may tinatawag na airman. Airman, Airman second class, Airman first class. Ang katumbas nyon ay private sa Army. Okay? Tapos, yun yung mga tinatawag na mga, let's say, nasa plebo ka pa, plebo. Ibig sabihin, nasa... Mababang rango ka pa. Pag ikaw ay, let's say, nakatapos ka ng, sabihin natin, 2 years, yun yung qualification ng ano mo, ng we're talking about ano, ha, yung regular force. Ha? Dalawang klase yan. Regular force at saka yung tinatawag na active. Yung mga active, yan yung mga nag-aral ng 6 months training na nakatapos ng bachelor's nila, na pumasok sila sa tinatawag na AFP examination. Na pag ikaw ay pumasa doon, ikaw ay mag-undergo ng training, then from that, pagdatapos mo yung provisional training mo, doon ka, kumbaga, doon ka palang marirecognize eh. Tapos doon, bibigyan ka na ng rango. May rango ka na as private. Let's say, Army ka. Private ka pa. Alam ba, ano pang silbi ng pag-reserve mo kung private din lang naman yung... Hindi, wag ka nalang mag-training. Hindi. Ang ano kasi, usually kasi, wala namang pumapasok na sa reserve as private. Matik yan, kapag ikaw ay may tinapos, ang inaabot mo usually is sergeant. Let's say, for example, 2 years ka. 2 years lang yung tinapos mo, which is ang tawag doon. Pag 2 years, ang tawag doon, hindi pa siya baccalaureate. Ang rango mo is sargento. Pero pag ikaw ay nagsabihin nating ikaw ay nakatapos ng bachelor, is either staff sergeant or master sergeant. Jump tayo do sa ano, do sa indiscriminate firing. Possible ba 'yon? Kung ikaw, okay. Kung sarili mong baril. Oh. Okay. Ano to, ha, yung baril mo, hindi to in-issue sa'yo. Tama? Hindi in-issue. Dahil kahit kailan, sir, hindi mag-i-issue okay. Ang AFP sa mga reservist. Okay. Kasi may sinabi siya, then may sabi naman siya, January, sinasabi niya, babalik na daw siya sa servisyo. Paano ka babalik sa servisyo, i-reservist ka? Anong isi-servisyo mo? Hindi ka pwede, ganito yan. Dalawang klase yan. Ito pa, papaliwanag ko. Kapag ikaw ay honorably discharged, ibig sabihin ikaw ay nagretiro, pwede ka pang pumasok as reserve. Okay. Kuwari ako, active na sundalo ako. Okay? Ako ay, let's say, sabihin natin... Para sa mga matatanda yan, yung sinasabi mo. Oo nga, ito nga, pinapaliwanag ko nga, kasi nag-ano siya, nababalik sa serbisyo eh. Okay. Number one requirement, kung ikaw ay may kaso sa like indiscriminate firing, eh good luck. Kung marireinstate ka. Yun ang kasi, ano doon. Hindi, possible ba 'yung sinasabi na ano siya na indiscriminate firing siya sa Army, eh reservist siya. Paano siya ma eh, pag sinabing indiscriminate firing kasi ibig sabihin gumamit ka ng baril mo ng Pwede 'yon ano, pero hindi siya as Army. Siguro civilian siya. Civilian. Maraming ano, ganyan, sir. Eh. Ganito na lang itanong mo diyan. Maglabasan na lang ng serial number. Ayun, sige. Yan. 'Yun lang 'yon eh. Oh, kasi sige. Kakausapin ko ngayon maraming eh. Maraming po pwedeng mag-claim eh. Gusto mo three-way tayo? Off mo yung camera mo, three-way tayo. Three-way? Off ko camera ko? O, tatawagan ko ngayon. Ha?
Sandali, o-off ko lang camera ko pa. Ito. Wait lang ha. Teka. Okay, naka-off na ba? Makinig ka lang sa background ha, saka ka lang magsalita pag ano. I-add ko ito sa GC. Dali lang. Aha. Ako muna yung magtatanong sa kanya, then ano, wait lang. Ayusin ko lang. Hindi, bababa ko muna ito. Magtatawag ako doon sa GC mismo. So, tatatawagin na natin si Third Eye. Hello! Kamusta na? Ano? Hello? Ano? Hindi, ganito. Saan ba tayo naputol kanina? Doon sa pagiging reservist mo, di ba? Ayoko lang kasi doon, yung sinasabi mo sa mga followers mo, hihilutin mo. Pag may nangyari, okay. Pag may nangyari doon sa alam ba, nagkita tayo sa labas, biglang ipapattern mo na naman na sasabihin mo na naman sa mga kasama. Wala yun, ano lang yun. Yung parang iniikot mo eh. Yung sinasabi mo na nakausap mo ako, yun ay hindi ko talaga mapapatawad sa iyo eh. Yung sinabi mo na nag-usap tayo na hindi ako naniniwala kay Ma'am Eunice. Yan ay for the content lamang. Bakit mo sinasabi sa mga followers mo yun? Nag-chat kasi tayo doon, sir, di ba? Hindi, nagkamali naman ako. Inamin ko, nagkamali ako. Kaya huminga ako ng sorry sa'yo noon, di ba? Yun lang. Yun lang naman ang problem. Tapos ngayon, nakita ko. Alam mo, bala ko na sana lubayan na kita eh. Kasi inamin mo naman yung tungkol sa seminar eh. Ang ayoko lang kasi, may lumitaw na naman na ganito yung chat. Na sinasabi. Yung nga sir eh. Hindi ko alam na ganun yung mga ganun yan. Hindi ko alam kung masama. Masama, hindi ko alam. Ibig sabihin, may hindi na rin pabor sa ginagawa mo. Pero hindi totoo yung sinasabi ko na yan. Binibiro ko lang sila dyan. Ay, ako. Okay na, sige na. Oy, salamat ha. Salamat sa oras. Sir Bungo, ano, tuloy ba tayo? Ayoko na. For now, ayoko na muna. Basta may message kita. Sige. Okay, sir Bungo, naasa ako sa'yo na ano, na inilalabas sa kapatid ko na rin lang. Oo, sige. Promise. Maraming ito yung sa'yo, pag nilabas ko, i-demanda mo ako dahil wala kang permiso. Okay, sige. Okay, sir. Maraming salamat, sir. God bless. Okay, bye-bye. So yun mga kababayan ko. 'Di ba? Nag-usap kami dalawa ni Third Eye. 'Di ba? Nagkaroon lang kami ng kasunduan na hindi na namin ilalabas. Pero please lang, men, please lang. Kapag ginawa mo pa uli 'yan. Hindi naman ako sa nagbabanta, no. 'Di ba? Ano na tayo? Tigilan mo na 'yan. 'Yun lang. Ayoko na nga magsalita, baka sabihin nagbabanta pa ako eh. Di ba? Tama na to. Tama na to. Total ganon, lulubayan na kita. Alam niyo naman yung condition ko pagka nilubayan ko na, di ba? O yun yun. Ayoko na sabihin dito. Nag-usap na po kami. Di ba? Pagka tinarantado uli ako, yun lang naman. Anyway, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.